Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating ay turo. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Science 6, Quarter 4, Week 1. Ang ating competency ay galing sa K-12, Describe the changes on the Earth's surface as a result of earthquakes and volcanic eruptions. Ang ating pong code ay S6ES-IVA-1. Bago natin talakayin ang patukol sa earthquake at saka sa volcanic eruptions, kinakailangan na magkaroon tayo ng konting review patukol sa layers of the earth. So alam naman natin na ang layers of the earth ay binubuo ng crust, mantle at saka ng core. So ano ba yung crust, mantle and core? Yung crust, ito yung pinaka lugar kung saan ating inaapakan. So dito tayo nagtatayo ng mga buildings, dito tayo nagbibuild ng mga houses. Yung mantle naman ay yung liquid part ng ating layer of the earth na kung saan ito ay made up of molten rocks. Samantala, ang outer core at saka inner core yung pinaka nasa loob. Ang una, yung outer core ay made up of liquid at yung susunod naman, yung inner core ay solid. So yung crust, ito yung the land we step on, yung nabanggit ko nga kanina. Samantala, yung mantle naman, it is made up of molten rocks na tinatawag natin na magma. Kapag ito ay lumabas sa ating Earth's surface, tinatawag natin ito na lava. Ang outer core naman ay may temperature na 2,200 degrees Celsius at ito ay gawa sa liquid nickel at saka iron. Ang pag-move ng mga kanyang mga particles na mainit at saka yung hindi masyadong mainit ay nagkakaroon ng convection. Thereby, nagka-create ito na tinatawag natin na magnetic field. So dahil sa outer core, nagkakaroon ng magnetic field ang ating Earth. Samantala, ang solid nickel and iron naman ang nag-make up para dito sa ating inner core. Ang temperature sa inner core dahil napakasiksik, lalo na nga sa gravity, nasabi natin na yung force ng gravity tends to pull things papunta sa center nito. So ito ay nagte-temperature na 9,000 hanggang 13,000 degrees Celsius. Naturally speaking, ang Earth's surface ay nagkakaroon ng pagbabago at ito ay brought about by earthquake at saka ng volcanic eruption. So pag-usapan natin dalawang to, unahin natin yung earthquake. Ano nga ba yung earthquake? Ang earthquake from the word earth at saka quake na ibig sabihin ang pag-shake ng earth. At ito ay nangyayari sa kalagitnaan ng crust at saka ng mantle. Yung region ng ibaba ng crust at saka yung sa itaas naman ng mantle. Ang mga to ay made up of solid, yung sa part ng crust, pero sa ilalim niya ay liquid. So kapag nagkakaroon ng convection, yung pag-move mula doon sa mga mainit na elements na ito, papunod sa mas mainit na element, kasi yung medyo lumalamig ay bababa, at saka yung mas mainit naman ay tataas, so yung tinatawag natin convection, sa mga movements na ito, nagkakaroon tayo ng movement din dito sa ating mga tectonic plates. Ano nga ba yung mga tectonic plates? Ang mga tectonic plates ay yung mga malalaking mga plates na kung saan mas malaki pa to sa mga continent. Ang mga continent ay nakaapak sa mga tectonic plates. So kapag nagkaroon ng mga movements sa mga ito, isipin natin na parang jigsaw puzzle, kapag gumalaw yung mga jigsaw puzzle na ito, ay gagalaw din yung sa itaas nito, which means yung mga continent. At kapag gumalaw ang mga continent, magkakaroon din ng movement dun sa mga nakita natin na surface na lupa o yung mga tinatawag natin na mga countries. So therefore, yung earthquake ay nangyari dun sa pagitan na yon. And also, sa mga earthquake na kadalasan na nangyaring ito, ay meron tayong tinatawag na parts ng isang earthquake. Kapag nagkaroon ng mga plate movements, ang mga plate movements kasi maaari natin sabihin na tatlo. Meron tayong yung pagsasama, may yung paghihiwalay, at saka yung pagkaskasan ng mga to. So in this case, for example, ito, meron tayo dito na part ng isang earthquake. Yung focus, kung saan talaga nag-originate yung movement. Kapag halimbawa, nagkaroon ng sliding action dito, kung saan talaga yung pinaka parts ng mga bato na nag-give up sa stress na ginagawa ng dalawang plates na nagbabanggaan, kapag ka ito ay nag-collapse, doon magkakaroon ng pag-snap. At kapag nagkaroon ng pag-snap, yun yung tinatawag natin na lugar ng focus. At doon sa slash na to, nagkakaroon ito ng tinatawag nila na fault plane, kung saan ito yung possible na kung saan magkakaroon ng earthquake. At yung movements, no, yung parang radiation or kaya yung parang pag-ripple effect ng focus, tinatawag nila na seismic wave. At yung sa itaas na surface ng earth, kung saan makikita yung focus, yung itaas nito, yun ang tinatawag nilang epicenter. As mid-mentioned kanina, ang mga tectonic plates ay may mga movement. So ito yung tatlong plate movements. Meron tayong divergent, convection, at saka transform. So yung meron tayong dalawang plates dito, yung red at saka yung blue. Si plate A at saka si plate B. So dito sa divergent, si plate A at saka si plate B ay naghihiwalay sa isa't isa. So sa kanilang paghihiwalay, yung
part na mawawalan ng dalawang plates ay magkakaroon po ng hukay. In most cases, magkakaroon dito ng mga trenches. And in some special case, ay pwede magkaroon ng paglusot na tinatawag natin na magma. So therefore, pwede ito magproduce ng isang volcano. As in the case naman sa convection, sila yung nagigitgistan o nagkakaroon ng push sa bawat isa. At kapag nangyari naman ito, either tumaas ang isa o kaya ay pareho silang tumaas, so dito naman ay pwede mag-give way para magkaroon ng mga hills o kaya ng mga matataas na mga lupa. As in the case naman ng transform, ito naman ay kapag ka nagkakaroon ng movement sideways, nagigitan yung mga dalawang plates, ang tendency naman ito, ito yung mga tinatawag natin ng mga common na mga earthquakes na nararamdaman natin. Now, ano ba yung mga klase ng earthquake? So, meron tayong four kinds ng earthquake. Meron tayong tectonic earthquake, na kung saan ito yung movements ng mga plates na na-mention natin kanina. Meron tayong volcanic earthquake kapag ka nagkaroon ng pag-sprout, paglabas ng magma mula sa ating mantle at maging lava, so maaaring itong mag-cause ng isang volcanic earthquake. Explosive earthquake naman kapag halimbawa mayroong bagay na sumabog at ito ay magbabibrate, so mayroong tremor. So yun yung ibig sabihin ng earthquake, movement of the earth, so ito yung explosive earthquake. Yung collapse earthquake naman kapag may isang malaking bagay dito sa surface of the earth na nag-collapse at bumagsak, so therefore magkakaroon ito ng vibration, ito yung tinatawag nila na earthquake. Next naman ay ang volcanic eruption. Ang volcanic eruption at saka yung earthquake ay may kinilaman sa isa't isa. So kapag halimbawa nagkaroon ng plate movements, ang tendency ito ay magkakaroon ng earthquake. Pero bukod doon, kapag nagkaroon ng plate movements, in this case, nagkaroon tayong subduction na yung isang plate ay pumaibaba samantalang ang isang plate ay nanatili dito, ang tendency, ito yung solid na to ay madadagdagan ito sa mantle. In short, ay madadagdagan ito ng laman. Para bagang sa isang baso na mayroong tubig. Kapag ka ito ay nasa your brim na, yung kanyang tubig, at nilagyan mo pa ng yelo, ito ay aapaw. Ganon din yung mangyayari dito sa mantle kapag ka puno na at dinagdagan mo na naman laman, ito ay aapaw. So sa pag-apaw na to, hahanap ito ng butas. Yung butas na kung saan dadaanan nito ay doon yung sa volcano. As in that case, halimbawa itong kanyang magma ay aangat at lalabas ito at hahanap siya ng kanyang lalabasan dahil nga yung pressure, yung parang bagang sa isang balloon. Kapag ito ay puno ng tubig, tapos binutas mo, kung saan yung part na mayroon ito na butas, doon ito tutulo. So, dito, lalabas yung magma na magiging lava. So, ano ba yung pwedeng gawin ng earthquake sa earth surface? So, yung mga sumusunod na ito ay habang o kaya after ng isang earthquake. 1. Ground shaking o painginig ng lupa or the tremor. Number 2. Ground rupture. Ito yung pagkakaroon ng pagguho ng lupa paibaba. Number 3. Yung tsunami na kung saan ito ay dahil sa biglaang sudden movement ng lupa ay magkaroon ng reaction dito yung sa katubigan. Number 4 is the creation of topography. Ibig sabihin ito ay pwedeng ma-flat yung isang surface, pwedeng tumaas ang isang surface sa isang tinatawag natin na earthquake. Number 5, magkakaroon landslide, lalo na sa mga part na medyo steep. Number 6, landforms. Yun nga sa pagkakaroon ng earthquake, pag-shake, maaari mag-build ito ng hills, mountains, o kaya sa mga pababa naman yung mga trenches or dips. Number 7, secondary naman ay ang fire. Dahil kung ito ay mangyayari sa mga bahay-bahay o kaya sa mga lugar na kung saan ay may mga gumagamit ng fire, it can lead to talagang major scale ng fire. So nandito yung ilan sa mga larawan na mga nabanggit. Ang ground rupture ay nangyayari kapag halimbawa sa itaas ay mukha itong solid, no? Pero sa ilan ito ay hollow o walang laman. So kapag nagkaroon ng earthquake, ang tendency, syempre, magko-collapse o mag-cave in itong mga bahaging ito ng lupa. Ground shaking naman, kapag malakas ito, ang tendency ay pwedeng bumagsak ang mga establishments or mga buildings na ginawa ng tao, lalo-lalo na kung ito ay mga mula sa mga may hinang klaseng material sa pagkakagawa. As in the case naman ng natural setup, kapag ito ay nangyari sa mga mountainside, no, at nagkaroon ng earthquake, pwede magkaroon ng mga landslide dito. At kung ito naman ay naganap sa isang snowy place, maaaring ito ay magkaroon ng tinatawag nilang avalanche o yung parang landslide, pero in this case ay snow naman. At sa paggalaw ng snow, maaaring matibag din yan yung mga parts ng mountain nito. So dito sa part ng creation of topography, hindi ba kapag halimbawa nagkaroon nga ng movements or shaking, pag nagkaroon landslide, katulad ng pinakita kanina, or mga avalanche, ang tendency nito ay yung mga parts na matataas ay guguho. At maaari naman magkaroon din ng part na dating mababa ay magmumukhang mataas. And the landforms, ito nga sa hills, mountain trenches, etc., sa plate movements,
No? Kapag halimbawa ay nagkaroon ng movements, halimbawa in this case, kung sa convection, nagtamaan ito, at the same time, hindi sila nagkita ng in-between, tumaas silang pareho, so magkakaroon tayo ng mga mountain ranges or ng mga tinatawag natin mountain ranges or kaya mountains in that part o kaya hills. Kasi nag-meet sila pataas or upward. Kapag ka naman naghiwalay naman sila, dito magkakaroon ng hukay o tinatawag nilang trenches. So yun yung mga possible na pwedeng mangyari. How about dun sa Great Chilean Earthquake? Sa lahat ng mga earthquake na nabanggit, ito yung tinatawag nilang one of the most disastrous earthquake na nangyari. Ito yung nangyari noong 1960, itong sa Valdivia Earthquake or the Great Chilean Earthquake na nangyari noong May 22, 1960. Ito ay may pinakamalakas na magnitude scale, which is the 9.4 hanggang 9.6 magnitude scale. So ganun siya kalakas. At ito nangyari in the afternoon at umabot ito ng 10 minutes ang earthquake na ito. So paano ito nangyari? Dahil nagkaroon ng movement dito sa Nazca Plate, in this case, yung Nazca Plate ay nag-move ng right side, therefore, nag-cross na para mag-hit dito at magkaroon ng seismic activity at ito nga yung 9.4 hanggang 9.6 magnitude. So napakalakas at napakatindi nito. Ang epicenter nito ay nasa part ng Chile, which is the Valdivia. Yan. So next, how about doon sa susunod natin, volcanic eruption naman. Ano naman na nagagawa ng volcanic eruption sa change ng Earth's surface? So, it blows part of a mountain, it creates an island, or destroy an island also, changing the climate, destruction of vegetation. So, paano? Okay, let us talk about a bit of history. Noong 79 AD, sa Pompeii, Italy, ay nagkaroon ng eruption. Ito yung sa Pompeii, this one, no? At mayroon itong nakalapit na vulkan, yung Mount Vesuvius. So, ang Mount Vesuvius ito ay sumabog noong 79 AD na kung saan naglast ito ng 18 hours na pagsabog. At sa kanyang pagsabog nga nito, ang nangyari ay nagkaroon ng ashfall. Bukod sa ito ay naging parang biglaan in the case ng mga citizen, ang mga ilan sa mga citizen na ito ay namatay nga sila at pagkatapos ay sila ay nabuon pa ng ashfall na mayroong 14 hanggang 17 feet. So, ito yung sinasabi natin na magiging result ng pagsabog ng isang vulkan. Let's have a local discussion naman about this. So, alam naman natin na ito yung Pacific Ring of Fire, na kung saan ito yung mga volcanoes na active na masasabi natin. At ang Philippines ay nandito at meron din siyang mga active na volcanoes. At itong mga volcanoes na ito ay nag-give rise sa pag-create ng mga islands. Pero it can also destroy. As in the case of the Mount Pinatubo, kung mapansin ninyo ito yung picture natin, na kung saan nandito yung Mount Pinatubo, ito, nasa part na to, pero yung kanyang ashfall na na-create is ganito kalaki. Ganyan kalawak ang kanyang ashfall. Yan. At ito yung naging resulta. Napansin naman natin na halos maging kulay puti ang lahat ng paligid. So, yan, pati ito, sa mas malayo ang view. So, paano ba natin masasabi na changes na magagawa nito? Ang pinakamalakas na pagsabog ng vulkan sa kasaysayan, Mount Tambora, Indonesia, na nangyari noong April 10, 1815. Sa pagsabog nito, ito ay sumabog after 10,000 years. Ang volcano ay nag-erupt ng 50 cubic kilometers of magma. Ganun siya karami. At ito ay gumawa ng isang malalim at malaki or malawak na kaldera. Ang ibig sabihin ng kaldera ay yung bukana, no, ng isang vulkan. Ano ngayon yung mga effects ng pagsabog ng vulkan at saka ng lindol? Ano yung mga nangyayari or effect nito sa pagbabago ng Earth's surface? So sa earthquake, ito nga nabanggit natin, ground shaking, ground rupture, tsunami, creation of topography, landslides, landforms, at fire. Kung halimbawa, lalo na yung nangyari doon sa Kanto na Japan na nagkaroon ng earthquake at nung nagkaroon ng earthquake, sakto na taon ito nung panahon na nagluto dahil lunchtime or narayan yung mga nasunog. Paan naman kung halimbawa dun sa volcanic eruption, blowing parts of a mountain, creating islands, o kaya destroying an island, changing the climate, at saka destruction of vegetation.